inspirasyon at may aksyon. Kwentong kapupulutan ng inspirasyon, ito ang Irigasyon Ngayon! Narito na ang mga naglalakihang balitang niya. Engineer Eddie G. Guillen, itinalaga bilang bagong hepe ng National Irrigation Administration. 7 solar-powered pump irrigation projects mapapakinabangan na ng mga magsasaka sa Isabela. NIA patuloy na nakikipag-ugnayan upang masiguro ang kapakanan ng Bugalot Tribe. NIA ushering a New Year's Call 2023 matagumpay na idinaot. Dam design and dam safety training isinagawa sa Australia at sa NIA Region 3. Formal lang itinalaga ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si dating Piding Ilocos Norte Mayor Engineer Eddie G. Guillen bilang bagong administrador ng National Irrigation Administration noong 9 ng Disyembre ng nakaraang taon. Narito ang buong ulat mula kay Sol Magtoto. Si Engineer Eddie G. Guillen ang pumalit kay dating NIA Acting Administrator Benny D. Antiporda. Ang kanyang oath of office ay pinangunahan ni Executive Secretary Lucas P. Bersamin. Bago pa man maitalaga bilang punong tagapangasiwa ng NIA, si Engineer Guillen ay naglingkod bilang alkalde ng Pidig Ilocos Norte sa loob ng 3 termino, kung saan siya ay nagkamit ng hindi mabilang na parangal at pagkilala. Sa katunayan, ang lalawigan ng Pidig ay tinanghal ngayong taon bilang isa sa top 10 performing local government units. Umaasa ang mga kawaninang NIA sa ilalim ng kanyang pamumuno na mas mapauunlad pa ang sistema ng patubig sa bansa maging ang kabuhayan ng ating mga bayaning magsasaka. Sa pamamagitan nito ay mas mapagyayabong pa ang sektor ng agrikultura sa ating bansa. With this symbol, I now accept with honor the duties and responsibilities as the NIA Acting Administrator. Thank you. Sol Magtoto para sa Balitang Irigasyon Ngayon, aksyong NIA para sa bayan. 7 solar-powered pump irrigation projects ang ipinagkaloob ng NIA Maris sa mga magsasaka ng lalawigan ng Isabela. Alamin ang buong balita mula kay Christine Estamo. Dahil sa pabago-bagong presyo ng langis sa bansa, apektado ang kita at pamumuhay ng ating mga magsasaka na gumagamit ng mga power pump para makapagpatubig sa palayan. Para makaagapay sa kanila at bahagi ng pagtupad sa adhikain ng ahensya na may angat ang pamumuhay ng ating magsasaka, ang NIA Magat River Integrated Irrigation System o NIA Maris ay nagpatayo ng karagdagang 7 solar-powered irrigation projects sa lalawigan ng Isabela bago matapos ang taong 2022. Sa simpleng seremonya na ginanap, ang 7 solar-powered irrigation project ay pinasinayaan at ang operasyon ng proyekto ay inilipat sa Irrigators Association. Ito ay nasaksihan ng pamahalaang lokal ng Quirino Isabela sa pamumuno ni Edward P. Juan, mga opisyales ng barangay, opisyales ng NIA Maris, mga farmer groups and farmer beneficiaries. Pakinggan natin ang masasabi ng isa sa mga benepisyaryo ng proyekto. Kita ito yung nga tulong iti National Irrigation Administration kakabsat kat nagdakkel nga tulong kas makita tayo dagiti taltalong mitat ta ditoy kat libren iti krodome ngamin saanen nga gumatang dagiti pada nga farmers nga po dayta po iti programa iti National Irrigation Administration. Sa ginanap na seremonya, ipinangako ng lokal na pamahalaan ng Quirino Isabela ang patuloy nitong suporta sa mga proyekto ng NIA at sa mga pangangailangan ng mga magsasaka. Bagamat hindi nakarating ang pangunahing pandangal sa okasyon na si Officer in Charge Attorney Errol Royce nagtalon, nagbahagi siya ng kanyang mensahe. Sa ating pong mga farmer beneficiaries, sa inyo po yan. Magkasama po natin pangalagaan po yan hanggat sa abot ng ating makakaya at maaasahan niyo po na ang NIA po ay nandyan lang po sa inyong tabi, nakasuporta at patuloy na tutulong. Dahil sa kabuuang 10 solar-powered project na nagkakalaga ng 32.22 million,
mahigit 131 hektarya ang mapapatubigan sa lalawigan ng Isabela. Christine Estamo para sa Balitang Irigasyon Ngayon, Aksyong NIA para sa Bayan. Patuloy na nakikipag-ugnayan ang NIA upang masiguro ang kapakanan ng Bugkalot Tribe ng Nueva Vizcaya. Narito ang buong ulat mula kay Kate Dagawi. Patuloy na kumikilos ang National Irrigation Administration kasama ang iba pang pampublikong sektor o ahensya ng gobyerno upang tuldukan na ang matagal na kahilingan ng mga katutubong Bugkalot para sa kanilang pangkabuhayan. Ito ay matapos na maipatayo sa kanilang lugar sa Nueva Vizcaya ang proyekto ng ahensya na Caseknan Multipurpose Irrigation Power Project o CMIPP. Ika-4 ng Oktubre noong nakaraang taon ay nakipagdayalogo ang NIA sa mga pinuno ng Bugkalot na ginanap sa NIA Region 3 Office. Ang ahensya ay nangakong magsasagawa ulit ng panibagong pagpupulong para talakayin ang mga posibleng solusyon sa kanilang mga kahilingan. Ika-18 ng Oktubre ay naganap na naman ang ikalawang pagpupulong sa NIA Central Office na dinaluhan ng mga kinatawan mula sa SALM, NCIP at Bugkalot Tribe. Dito ay napagkasunduan ng lahat ng panig na ang 1.5% net income ng CMIPP ay ilalaan sa corporate social responsibility na siyang ibabahagi sa Bugkalot Tribe para sila ay matulungan. Gayun din ay nanindigan ng ahensya na pipilitin itong mapagtagumpayan ang hangarin ng Bugkalot sa sino mang magiging investor ng CMIPP sakaling maisa pribado na ito. At panghuli ay nangako ang NIA at SALM na maghahanap at kukuha sila ng mga tauhan sa mga naapektuhang barangay o impact zones para maging forest guards sa nasabing lugar na kanilang nasasakupan. Bunsod ng magandang resulta ng pag-uusap sa pagitan ng NIA, SALM at Bugkalot ay pormal nang binuksan ng mga katutubo ang barikada sa CMIPP at pinahintulutan na rin nila ang mga empleyado ng NIA Upris at Susan Corporation na magkaroon ng access sa mga istruktura ng nasabing proyekto. Sa ilalim ng pamumuno ni Administrator Eddie G. Guillen ay muling nagsagawa ng pagpupulong ang mga opisyal ng NIA kasama ang mga kinatawan ng National Commission on Indigenous Peoples o NCIP at mga kasapi ng Bugkalot Tribe noong 21 ng Enero taong kasalukuyan. Ang nasabing pagpupulong ay humantong sa paglagda ng mga Bugkalot sa isang resolusyon na naglalayong magtuloy-tuloy na ang magandang ugnayan ng Bugkalot, NIA, SALM at Susan para sa pagpapatuloy ng operasyon ng proyekto at pagkakaloob ng solusyon sa kahilingan ng mga katutubo. Kasama ring dumalo sa nasabing pagtitipon sina Deputy Administrator for Engineering and Operations Sector Zar M. Sulaik, NIA Upris Department Manager Rosalinda B. Bote, Attorney Lloyd Allen Cudal at Attorney Risa A. Ibanez mula sa NIA Central Office Legal Services at Attorney June J. Barrioga, Legal Services Officer ng NIA Upris. Kate Dagawin, para sa Balitang Irigasyon Ngayon, Aksyong NIA para sa Bayan. NIA Ushering and New Year's Call 2023 matagumpay na idinaos. Alamin ang buong detalye kay Camille Ballesteros. Noong 9 ng Enero taong 2023, matagumpay na idinaos ng NIA ang taunang malawakang selebrasyon sa pagsalubong ng taon, ang Ushering 2023 na may temang NIA para sa progresibong Pilipinas. Ang selebrasyon ay dinaluhan ng mga empleyado ng NIA at pinangunahan ito ng top management officials kabilang sina Senior Deputy Administrator Attorney Ariel Royce R. Nagtalon, Deputy Administrator Engineer Zar M. Sulaik at Deputy Administrator Ralph Lauren A. Du. Ang lahat ay nabigyan ng pagkakataon na magkulay sa NIA Gratitude Wall bilang simbolo ng pasasalamat at pagpapahalaga sa mga naitulong at nagawa ng NIA. Kasunod nito, ginanap ang New Year's Call noong 18 ng Enero. Imbitado sa naturang okasyon ang Department, Regional and Project Managers, ganun din naman ang Central Office Division Managers, Administrative and Finance and Engineering and Operations Managers mula sa field offices. Ang New Year's Call ay naglalayong pagbuklo rin at pag-isahin ang mga tagapamahala at namumuno ng ahensya sa pangunguna ng bagong administrador ng NIA na si Engineer Eduardo Eddie G. Guillen na nagbigay naman ng kanyang mensahe at direksyon para sa taong 2023. I am confident that as one NIA family, we will be able to change the agricultural landscape of the country
by fulfilling our mandate to lead the irrigation agency. Together we will, because we can. Kasi kayang-kaya po natin. Camille Ballesteros para sa Balitang Irigasyon Ngayon, Aksyong NIA para sa Bayan. Dam design and dam safety training, matagumpay na isinagawa sa Australia at sa NIA Region 3. Narito ang buong ulat mula kay Ruby Lenny de la Cruz. Sa inisyatibo ng NIA Management, ang training program on dam design and dam safety ay naidesenyong isagawa sa dalawang paraan, ang benchmarking study sa Australia at in-country training sa Pilipinas. Matagumpay na naisagawa ang nasabing benchmarking study on dam design and dam safety na kung saan may 12 opisyales ng NIA na nasa kategoryang managerial at supervisory positions ang mapalad na napili at naipadala sa Australia para sa pagsasanay na ito. Kasunod nito ay ginanap naman ang in-country training kung saan ang mga ekspertong sina Dr. Xiao Nang, Dr. Radina Spandar at Mr. David Gerke ang mga naging speaker. Ito ay dinaluhan ng mga senior technical personnel mula sa regional offices at central office na isinagawa sa training center ng Region 3 sa Bulacan. Ito ay nagsimula noong 28 ng Nobyembre hanggang 9 ng Disyembre. Ang training program na ito ay naglalaman ng series of lectures, case studies, workshops, exercises, maging ang site visits sa mga dams. Nagkaroon ng pagkakataon ng grupo na bisitahin ang Bulo Dam sa Doña Remedios Trinidad noong 2 ng Disyembre at sa Tarlac Diversion Dam sa Tarlac City noong 7 ng Disyembre. Ang mga dams na ito ang siyang ginamit para sa assessment at evaluation sa mga diskusyon. So bali po, what we discussed during the training is to have more yung nga po, yung isa is dam design guidelines, yung pong design processes ang pinag-aagrihan, and at the same time, which is the dam safety guidelines naman po for the two component. So in the next 6 months, we will be having a comprehensive discussion and at the same time, collaboration with the experts from Entura na magbibigay po ng feedback kung magiging maganda po ba yung output, what needs to be improved, and what are the processes that are needs to improve during the conduct at saka po yung pagpe-prepare ng memorandum at saka guidelines po natin. So I think that covers all naman po kung ano yung mga nangyari, and at the same time, I'm really glad that the management is very supportive of what we are doing. So yun nga po, in the next process for this one, we will be having more cooperation. Like for example, we will be having a shadowing or magpapadala po tayo ng dalawang participant from the National Irrigation na magiging magsashadow po sa mga practices ng ating Australian counterpart. Malaki ang pasasalamat ng mga mapalad na NIA personnel sa NIA management sa pagpapahalaga at pagbibigay ng pagkakataon na magkaroon ng ganitong training na kanilang magagamit at mai-apply sa pagdidisenyo, implementasyon, maging sa operation at maintenance ng mga dams. Ruby Lenny de la Cruz, para sa Balitang Irigasyon Ngayon, Aksyong NIA, para sa Bayan.